guys, check in na kami sa may Sunlight Air. So first time natin sasakay sa Sunlight Air. This is the Sardo Airport. Hello guys, so we just check in here in Sardo Airport. So maliit lang siya. Kasi maliit lang din yung mga plane dito. So ito yung itsura niya. Super liit lang. Nandito tayo sa gate number 4 for our check-in. So first time sasakay sa may Sunlight Air. And I hope it's okay. Ayan, Philippine Airlines, Cebu Pacific. Ayan guys, so boarding na kami dito sa main Sunlight Air. So first time kong sasakay dito sa Sunlight Air and sana okay ang flight. So we are utilizing ATR 72500 from First Cebu. Yung one sa ano? One. Thank you, Miss. What's your name again? Porsche. Thank you, Porsche. And touchdown Cebu, ateng. Hi. Yeah, so explore na kami ng Cebu bago bumalik na. Thank you, Miss. Aming service for today. This tour is arranged by Viajeros of Ma'am Shane. Thank you, Ma'am Shane.
So this is our first destination dito sa may city tour sa Cebu. So nandito tayo ngayon sa may Sirao Garden. Usually para lang siyang botanical garden na sa may taas ng bundok, medyo malayo siya sa city. And then marami siyang mga spot for picture. And hindi ko alam kung kung malaki pa yata ito, i-explore na lang namin kasi puro sunflower lang halos nakikita ko. And again, this is Sirao Garden. Ayun. So ayan, so nakita ko puro puro halaman, kaya nga siya garden. Kaya lang walang bulaklak. So may mga picturean dyan, bahala na kayo mamili at pumila kung saan yung gusto. Andito tayo. Explore natin. Nakita niya may cloud dyan, may LSE. Ito yung signage ng Sirao, Cebu. Ayan, so try natin itong explore. Ayan, welcome to Sirao Garden in Cebu City. Picture na lang. Ayan, so isa to sa spot na kung saan ka pwede mag-picture. Bali, kailangan nakapila dito para makapag-picture ka. Hello? Ito yung balok ko yan. Maghanap ako ng parking. Okay guys, so this is the second destination of our city tour here in Cebu, and we are currently here in Temple of Leia. So ito yung sikat na alam ko parang mansion to ng pamilya nila Ellen Adarna. Hindi ko alam yung So ang ganda niya, para siyang Europe vibe na sobrang ganda, sobrang elegant. And ayun, nasa taas pa rin to ng bundok, kaya medyo malayo pa rin to sa pinaka main city. So para ka talagang nasa Europa pagka nandito ka. So mostly ang mga tao dito nagpo-photo shoot and nagbibidyo, and sightseeing lang talaga tayo dito. Ayan. So this is Temple of Leia here in Cebu City. So ngayon tatry natin umakit dito sa may taas. So meron siyang stair. Para siya talagang temple. Ayan, so dito sa loob guys, madaming mga muebles. Siguro mga property nila, mga mamahaling mga muebles. Tulad na to. Ayan, gaganda ako. May mga alak. So meron siya mga display. Okay, so dito meron mini library. Kasi dati pagka mayaman talaga, meron mga encyclopedia. Mga Britannica, so sabihin talagang mapakayaman na may-ari na. Okay, so this is the third destination for our city tour. So nandito tayo ngayon sa may
Taoist Temple. So, bawal kasi mag-picture dyan. So, video na lang tayo ng background. So, ito ay Temple for Chinese. So, Taoism. Ito yung kanilang church. So, may mga nagdadasal sa loob. And explore lang natin ang place. Ayan, so ngayon ay kakain kami dito sa may Rico Selection. So, isa to sa famous na lechon here in Cebu. So, order lang muna kami. Sila madam, ay order muna ng aming lunch. Ayan, so it's time to eat lechon from Rico Selection. So ngayon ang ating pupuntahan ay dito sa may Port San Pedro. So para sa ano Intramuros version ng Cebu. So titingnan natin, explore natin para tayong babalik sa history of the Philippines. Tatawid lang tayo. Picture muna kami. Madali dito tayo picture. So now, papasok tayo dito sa El Puerto de San Pedro or Fort San Pedro. So ito po ay noong 1739 pa. Basta panahon to ng mga Kastila. Ayan. Picture ba yan? Ito lang pala siya dati oh. Dito pala ay puro kahoy lang siya. Hindi tayo. Malik sa ano, panahon ng mga Espanyole. So makikita natin yung mga pinuno dati, yung mga nakipaglaki. So makita natin ito si Lapu-Lapu and Magellan during the war. Tapos ito yung painting ng ano, yung nakatanggap siya ng ano, ng Santo Niño. Kaya nauso yung sinulog, nung natanggap niya yung Santo Niño, nagda-dance lang siya. Kaya nabuo yung sayo ng sinulog. Ayan, Santo Niño binigay ng mga Kastila. Paiga. Paiga. Sa YouTube ng... Ay, maganda dito. Picture muna ako dito. Ay, Sir Joseph. Bato, Padre Damaso. Singural po ito.
So now, hindi makomplete yung Cebu tour natin kung hindi tayo mapupunta dito sa May. Sa may pinaka-center, saan makikita natin yung simbahan ng Cebu. Doon, tapos dito yung Magellan's Cross. So lalakad tayo papunta dito sa May, sa May Shrine, kung saan makikita natin yung Magellan's Cross. Ayan. So papasok doon ng simbahan ng Santo Niño. Dito muna tayo sa cross. So makikita natin sa background yung Magellan's Cross kung saan tinayo ng April 21, 1521. History. Oh. Yeah, so this is the Magellan's Cross of Cebu. So ngayon papasok tayo sa simbahan ng Santo Niño and try natin. So tanggalin natin yung sombrero. May pupunta ka ba tayo mga bilihan ng mga pasalubong? Oo. Pahing to tayo. Okay, so nandito tayo ngayon sa May Cordova, Cebu City para pumasyal dito sa May 10,000 Roses. And so, patalayin natin syempre dahil isa to sa sikat na destination dito sa city tour. Saan parang may coffee shop na nakaharap siya sa dagat, tas may 10,000 roses. So, try natin. So ito ay try natin tong La Vienne Rose. Ayan. So pagkabi kasi umiilaw to, so since maaga, wala pa siyang ilaw. Para sa mga taga Bulacan, merong Bulacan version ng ganito, kaya hindi na kailangan. Dito na lang tayo. Dito na tayo sa gilid. Ayan. So makikita natin, masayaw-sayaw ngayon yung mga roses. Dahil so ito yung 10,000 roses. So ngayon dahil mahangin, gumagalaw-galaw siya. And dahil nga maaga pa, wala pa siyang ilaw. So ano yan? Electric yan. Dati pa ito talaga nagtitrending sa mga taga Bulacan. Meron tayo sa San Rafael. Kaya lang ano lang yun. Ano lang ba yun? Hindi siya 10,000 eh. Konti lang. So ito all white. And ayun, cute lang siyang tingnan. I guess coffee shop yun nandoon na ano. Na pwede kayong kumain doon or something.
So nasa harap lang siya ng dagat, ganun lang, isang kapirasong lupa lang na may 10,000 roses. So ganyan lang siya. So lakad tayo dito sa gitna. Ayun, sayang sana walang ilaw. Sana may ilaw sana para mas maganda. Napipicture sila eh. And so this will be the end of our Cebu City Tour and Siargao Tour na natapos this past few days. So 3 days ay napasyalan natin yung Siargao with Cebu kasi nag-stopover kami. And if you wish to travel Siargao or Cebu or Boracay or anywhere, ay magpabook na po kayo sa akin. Just message my Facebook, Alvin S. Lopez. And I hope you like this video and please don't forget to subscribe sa may aking YouTube channel. At dito sa Facebook ay sana mag-follow kayo sa may TikTok and sa Instagram din. So hanggang dito na lang. Paalam hanggang sa next travel!